Tapa naman natin ngayong umaga ang patungkol sa EDSA Busway o EDSA Carousel. At para bigyan tayo ng malawak na kaalaman sa kasalukuyan lagay nito, ay makakapanayan po natin ngayong umaga si Colonel Bong Nebria. Good morning po. Welcome sa Rising Shine Pilipinas, Sir Bong. Magandang umaga, Piet. Magandang umaga sa Tubay-tubay. Alright, sige po, Sir Bong, we understand. May ilan din po parang nagugula pagbalik sa Metro Manila ay nasa gitna na yung pagsakay nila ng mga bus, no? May mga stations na along EDSA. So, ano po ba itong EDSA Busway or EDSA Carousel? Well, itong bus carousel na tinatawag natin, kung matatandaan natin, nagpatupad tayo ng bus rationalization routes sa Metro Manila kung saan 91 routes ang bumabaybay, 91 bus routes ang bumabaybay sa buong Kamaynilaan. Mm-hmm. No? Ngayon, nireduce ang 61 out of these 91 routes passes through EDSA. So we account for 4,000 to 5,000 buses daily ang bumabaybay dyan. Kaya napaka-traffic noon. So with this bus rationalization routes na ginawa po natin, yung 61 routes na dumadaan sa EDSA, nag-iisa na lang. Yan na po yung bus carousel route. And from 4,000 to 5,000 buses na lumadaan dyan, naging 500 na lang po. 550 to be exact ang buses na inaalaw na bumaybay dyan sa EDSA. So makikita nyo po, malaki pong epekto ito. At sinimulan po natin ito sometime in June of 2020 na kung saan po nagsimula rin tayo ng pandemya. Naging pagkakataon ito para ayusin natin yung tinatawag nating EDSA Busway. Alright, Sir Bong, we also understand naging libre yung sakay sa EDSA Busway at ngayon may bayad na. Pero despite of that, kamusta naman yung naging reception at yung level of participation ng ating mga mananakay when it comes doon sa paggamit ng busway, sir? Well, alam mo, Fee, nagkaroon kami ng mga birth pains. Ano? Kasi this is the first time you will be implementing yung tinatawag nating bus rapid transit system. Ano? And hindi lang sa gobyerno, kundi rin sa mga commuters. Kasi dati, nasa kanto ka nag-aabang, kung saan ka bumaba ng jeepney, doon ka napipikapin ng bus. And ngayon, nagbago na, may mga bus stations na. So this is really a paradigm shift in as far as bus commuting is concerned sa Metro Manila, particularly sa EDSA. So maraming resistance, pero ang hindi po nalalaman ng ating mga commuters noon, that this will reduce their commute time by almost 50% from Monumento to Ross Boulevard. Kaya po nung sinimulan natin to, maraming batikos na natanggap ng MDA, ng DOTR, but then again, we persisted and we insisted that this is the right system on EDSA. Eh ngayon po, unti-unti, nararanasan na ng mga commuters natin, tumataas na po ang tumatangkilig dyan. Mura pa kumpara sa MRT. So, ang nagiging sistema po, padami ng padami yung natin, commuters na tumatangkilik. At yung hindi po yung pamasahe, hindi lang po yung pamasahe ang napababa nito, kundi yung oras ng pagbiyahe, which is I think more important than anything else to most of the commuters, particularly po yung sa mga ina natin na ilaw ng tahanan na nagtatrabaho din sa araw. Mm-hmm. Yung 1.5 hours sa travel time, malaking bagay po para ma-spend nila with their families. Sir Bong, marami tayong katuwang ng mga ahensya sa pagsiguro ng kaayusan ng EDSA Busway. Nandiyan po siyempre ang MMDA, ang DOTR, at ang in particular ang IAC. So ano po ba yung magiging papel ng inyong ahensya sa Comprehensive Driver Monitoring? Sir, go ahead. Well, matagal na namin ginagawa yung bus management dispatching system na sinasagawa namin to not only on EDSA but all bus routes. So ito ay paninigurado na una-una, walang koloro na papasok po sa sistema natin. And pangalawa, ang inaano po namin ay kaligtasan ng mga pasahero, and we will make sure na yung mga drivers po na yan ay accountable na sa mga violations nila. Ibig sabihin, mayroon kang mga huli, may mga pending violations ka, kailangan mong isettle yan. Para maging na rin po ito, pagtatanda sa kanila na hindi sila pwedeng bumiyahe pag mayroon silang mga violations. No? And pangatlo, ang most important sa bus management dispatching system is that na sisigurado natin there is enough of supply of buses in the system, no? Kasi
maari naman tayong masobrang dami ng bus, eh magkakaroon tayo ng traffic. Pagkulang naman ng bus, sobrang naman ang commuters na hindi nakakasakay, ano? Mm-hmm. So we just want to make sure that there is enough supply for the demand on EDSA. And yun nga po, ang inaano natin dito is systematic implementation ng itong bus carousel route. Kasi napakaganda nito eh. And with this kind of system that we'll be implementing under the monitoring and the bus management dispatching system, magkakaroon tayo ng data. And with this data, we can implement yung tinatawag nating predictability ng bus system natin. Ibig sabihin, Fee, kung nasa Cubao ka, masasabi mo na na may 8:30 na bus na dadaan dito, may 8:35 na bus na dadaan dito, makakarating ako ng Makati ng before 9. No? So, yun yung sistema na gusto natin. And this is only part of that step in making our bus carousel route more systematic and that more predictable in the future. All right, sir, let's go ahead with the development of this bus carousel. Ano po ba yung plano ng DOTR sa pag-privatize na operasyon ng EDSA bus carousel? At kailan po ito mangyayari? Well, in-announce na po ng DOTR yan sometime in December. No? Sila po talaga ang lead agency na tumututok po dyan sa privatization ng bus carousel. No? Well, maganda po yan kung talaga pong magkakaroon ng mas maiging sistema. No? Kasi alam niyo naman po sa gobyerno, talagang yung kakapusan ng resources, minsan yan po talaga ang problema. Ang gusto lang po naman namin maghatid ng serbisyo mas efficient and mas effective for the for the commuters, no? If this will improve the commuting commuting experience ng ating mga commuters araw-araw, why not? Pero po DOTR po ang lead agency diyan kung kailan po mapapa-implement 'yan. Kasi ipapa-bid out po 'yan, no, po ang procurement system ng gobyerno ay medyo talagang mabusisi at may kabagalan. So antayin na lang po natin kung kailan po talaga mapapa-implement yung privatization kung mai-implement man ng DOTR. Alright, on that note, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa oras ninyo ngayong umaga. Ang hepe ng Task Force for Special Operations sa MMDA, Colonel Bong Nebria. Thank you so much, sir. And ingat po kayo na inyong pamilya and regards po sa inyong wife. Maraming salamat, Audrey. And Fee, mabuhay kayong lahat dyan sa Rise and Shine.